Kayo ay nakikinig sa hindi lang makula na Pinoy Street Versatile Radio, spreading love across the Filipino nation. Panoorin at pakinggan ang boses ng Diyosang may hatid na aral sa ating lahat. Our very own DJ, radio host, Miss Jovi de Guzman, live from Manila, Philippines, dito sa Pinoy Street Versatile Radio. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ako, napakaswerteng araw natin, bagamat pandemya eh patuloy na naglilingkod sa bayan ang ating undersecretary ng DILG, Martin Badulis Dino ng Barangay Affairs. Magandang hapon po, sir. Good afternoon. Siyempre sa lahat, nanonood ng tanginig ngayon sa anong sulok ng mundo. Alam ko naman na naka-FW natin, pati natin mga FW, mag-anak natin sa kapatisa na nag-angkol dito sa nangyayari sa Pilipinas. Magandang tanghali. Alam mo, Yusek, marami pong nagtatanong, bakit daw sobrang sipag nyo? Tatakbo daw ho ba kayo uli? Sabi ko, grabe naman tanong yan. Pero pwede rin natin paabot kay Yusek. Alam mo, kahit na walang eleksyon, alam mo naman ang ano ko. Since na nagtrabaho ko sa Barangay Operations Center, late 70s, tapos na PDP open ako, spokesperson, person of all of the Philippine Reaction, PDP Lab. Pagkatapos niyan, yung si Mayor Rudy Duterte, presidente ng Pilipinas. At naging controversial na meron tayong mga death penalty. Tapos yung kay Arne Tuadles.
Tapos yung kay Rolly Caporio si Maguan. At sunod-sunod ang kaso. Hanggang umabot tayo sa tatlong kaso ni Erop Estrada na hindi na hindi na natanggal siya nun dahil ng Subico. Yung 70 million eh dati pagka nang 10 million blunder case na yan, kaya lang nga nung time natakal na so yan atas na ping controversial Echegaray, tapos yung malalaking kaso, yung virus parameta. Tapos eto na, nung nag-file ako ng candidate ng candidate talagang consistent ako. Mamatay kayo sa dahil ako consistent. Pinaghirapan ko. Kung nasan ako ngayon, pinaghirapan ko yan. Naging kapitan ko 13 years. Grabe, so, yung laban natin, yung laban natin ito, tapos against illegal drugs, napagdaanan ko na umpayan, against corruption, way back. Kaya nobody can credibility. Alam mo, Yusex, totoo lang, marami tayong naririnig, pero maraming maganda rin mga sinasabi sa'yo. Kasi hindi mo pinagsamantalan yung position mo. Alam mo yun, marami kasing tao dapat, bilyonaryo na eh. Kung tutuusin, sa position mo pa lang. Correct, alam mo yun, nagsasalita na yan, kilala ko yan. Yung una yung Pyral Lucas, kung pa na, Ano yan, may napatay, minarder. Alam mo kung bakit namatay sa kotse yun? Akala kasi dyan, sa driver seat. Kaya namatay ang anak niya dahil sa kanya. Agkatapos humingi ng dahil ang kalaban niya, mayor. Mayor yata ng Mabala. Alam mo ba kung sino nag-file ng case? Ako. Para tulungan ko siya. Tapos hindi ko malaman kung ano ulo niyan. Tinanggal siya ng board namin. Kaya ano nalaman namin kung tinanggal sa BACC. Tapos yung isang kalbo, yan, kasama namin sa kampanya yan. Nakilala ko sa Baguio yan. Pagkatapos ng kampanya, kaya lang hindi nag-appoint. Galit na galit sa amin. Eh bakit kami ba nag-appoint? As kung ano ng mga pinagsasabi na hindi nalang pinansin. Dahil ganyan, tingnan mo naman ang tsura. Pero Yusek, pasensya ka na Yusek, hindi ko kilala yung mga tao na yan. Marami lang nagpapatanong, pasensya na po. Alam mo, sa totoo lang, ako, kung nagsamantala ako sa pwesto, ako ang pinalitan ni President. Kung ako, pwede kong humingi ng mga sa kanya. Kita nyo, Undersecretary for Barangay Affairs. Dahil ito yung portable ko. Nakita nyo naman. Nilagay niya ako sa school. Tignan nyo yung ginawa ko. Bago ko umalis, dinimang ako. Tapos ngayon, ando dito ko sa DILG. Alam mo ba na walang pondo ako? Pero tignan mo, ano nasa Jericho? Hindi ngayon nagtataka eh. Ang dami mong trabaho, tapos walang pondo. Kaya nga eh, tignan mo. Bakit sumikat ang fight against it? Badag. Barangay Antagrabis County. Naging functional.
Tapos Manila Bay Cleanup. Di ba yung mga barangay naglilinis every weekend? Pag hindi naglinis, with the Shoko's order. Tapos road clearing operation. Barangay na naman yan. Tapos yung aming bantay corruption. Tapos meron pa tayo COVID-19. Magmula sa lockdown last year, lockdown na naman. Tapos ayuda. Pagkatapos yung barangay na wala bayad. Sa totoo lang. Yung mga tao namin sa barangay nagpapunta ng bayad. Hindi yan na... Pagkatapos ito na naman. Social amelioration. Ang mga barangay, puro kami trabaho. Kahit na nasisis, kahit na mumura. Pero tignan mo. End of the day. Sino makikita mo sa barangay at police? Kami trabaho na. Kasi alam ko ang barangay na yan. Mahusay, may malasakit. Ilan lang ang bugok. Pero yung ang nakakatuwa dito, wala kayong budget, pero ang sipag-dipag nyo, talagang wala kayong tinanggihan sa mga iniaatang sa inyo. Kanina kasi sa isang programa, meron kasing napag-usapan ukol sa pinuno, no? Sa pamimili ng pinuno ng bansa. Yan. Konting pamimili ng pinuno ng bansa. Ano ba ang bilang isa rin kayo sa mga nakaranas niyan? Kadalasan kung kayo naman ang papipiliin halimbawa, ano daw po ba ang mga requirements ninyo para maging isang mahusay na pinuno ng bansa? Unang-una, ang pag-anahin nyo, yung utak nyo. Dapat nung kayo umalala. Dapat matandaan nyo kung ano. Kasi ang hirap sa mga Pilipinas. Madali kayo makalimot. Tignan nyo, ang dami nang nagmayaman. Yung mga dating senador. Ilang taon sila nagmayaman? Ilang taon na sa ating bansa? Ilang taon naging congressman? Ilang taon naging mayor? Ilang taon naging gobernador? O ang umangat ay buhay nila? Yung mga mandakayo, yaman-yaman. Yan ang tanda. Kasi ang hirap sa mga political maturity. Hindi pa natin naabot. Ang bilis nating maklimot. Ang natatakpan pagdating ng eleksyon, bibigyan ng pera. Yung pera para sa loob ng isang linggo. Pero tatlong taon na lumapit kayo, tatlong taon na lumapit kayo. Di ba binayaran ko boto mo? Ayan. Ngayon, tapos tingin kayo sa paligid. Hanggang ngayon, mahirap pa rin kayo. Di ba, nagkaroon ng housing project. Matibay, tapos meron bang tubig, ilaw. Magkano'ng ginagastos ng gobyerno? So yun ang tatandaan nyo. Tapos tignan nyo kung nung bang yung taong na yan. Ano bang buhay niyan? Tapos after 3 years, ano na? Di ba? Gusto nyo makita bahay? Di ba? Ganun lang yun. Pagtapos ng pandemic, ta kami. Baka ngayon magtaka. Ito ba yung bahay ng pinalitan ng Pilipinas? Di ba? Ako, basta continuous advocacy na fight against corruption, fight against criminality, fight against drugs.
Ito lang ang may little way. Okay. Makapag-contribute ka lang para sa future generation. Ayun, yung ating kampanya para sa palikasan. Imposition o ito. 20 taon lang ginawa ang ginawa ng Presidente Rehablang yun. Hindi pa natutupad. Tapos milyon-milyon yung ginawa dito sa Bay Cleanup. O anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Purang cup. Eh samantalang simple para sana makarating kay Presidente. Kung ilang bilyon ang gastos sa Manila Bay. May basura pa, hindi ba? O eh kung ipatutok ng Republic of 1903 nasa barangay pa lang huhuli na basura sa lansada, Canal Estero, Dalampatigan. Dapat malaman din yan. Kami dito sa DILG, dapat namin yan. Pag upo ka palang dito, yan ay sinasabi ko. Eh wala akong pondo. Ano talaga, Yusek, kailangan natin talaga disciplinary action. Anyway, Yusek. Tama ka dyan. Opo. Sa eleksyon na darating, malapit na, laging uso yung pangako. Ang sabi nung iba naman, mga maldito, nangako na nga, gusto mo pa to pa rin, sabi gano'n. Hindi kasi, hindi tayo marunong mag-accounting. Kaya nga sinasabi ko. Kita mo, ang dami na naman babalik. Ito yung mga ginawa kong ginawa ko. Tapos eto na, babalik sa Senado. Dito pa naman sa Senado. Tapos na dyan, mayroong barkadahan. Napagka ikaw ay naging senador, sakit ng kalingkingan talaga ng babaka pang kanila kahit na ano ka. Kahit na hindi ka effective. Tapos gawa ng batas. Pina-implement ba? Hindi ba? Ganun lang yun. Eh ako, Yusek, minsan na akong nakiusap sa kanila nung nagkaroon ako ng chance na makausap sila na himayin ang mga batas ng Pilipinas. Napakaraming batas na nalalaman lang natin kapag may nasampulan at yung nasampulan, hindi naman taong dapat na ikulong pa kasi mahirap lang. Pero yung mga taong malaki ang pondo, sila po ang hindi nasasampulan. Okay, dito kasi Yusek, sasabi niya. Ito na lang. Mahigit libo ang ginawa ng Kongreso. May napatupad pa ng tama. Ito na lang. Walang matandaan. Sampulang. Nasunod ba? Wala akong natandaan. Okay. Yusek, sabi nga ni Vince Lombardi, eto nga, ang kalidad ng buhay ng isang tao ay direktang katumbas ng kanilang pangako sa kahusayan. Ano man ang kanilang napiling larangan ng pagsisikap. Sabi naman ni John Wesley, gawin mo lahat ang mabubuting bagay na kaya mo. At yan ang ginagawa ni Yusek Martindinho. Kasi si Yusek pag walang makikita natin, Yusek, na ito yung pagkakataon na tunay ng mga kasama mo at kasangga mo. Ikaw yung taong bagay dito. Sa lahat ng paraan na makakaya mo, ginagawa mo yan, sabi nila. Sa lahat ng lugar na makakaya mo, hala, sige ka pa rin. Sa lahat ng panahon ng makakaya mo, sumisigi ka pa rin. Sa lahat ng tao na makakasama mo, hanggat makakaya mong gawin, ayan si Yusek Dino, ginagawa mo. Anong nag-i-inspire sa'yo? Bakit ganun ka? Samantalang napakarami, at alam naman po natin, hindi naman tayo mga bulag, napakaraming mga tao dyan na pabalik-balik sa Kongreso, pabalik-balik sa Senado, pero hindi natin nakakakitaan na kagaya ng sipag mo. Ako wala akong binabanggit, ha, Yusek. Tatanong lang ako, ano ba ang inspirasyon mo at ano ba ang ipinangako mo, bakit nagkakaganyan ang iyong actuation? Siyempre, nagtatanong lang ang mga concern sa'yo. Alam mo, nag-motivate sa akin, tatay ko. Alam mo kung bakit? Napunta na ako ng Amerika. Saan magkakapunta ng Amerika? 1974. Ngayon, nakita ko yung ginawa ng tatay ko. Kakainin na lang namin. Kainin na lang namin.
Alam mo, nagalit ako sa kanya. Tanim ako ng galit sa kanya. Bakit ganon? Kakainin. Amin. Pag-ingay mo pa. Hindi ko pa naiintindihan nun. Yung public service. Public service. Okay. Pagkatapos, hanggang na, yung mga kapatid ko na punta ko sa Amerika, si Ronnie, si Ronnie, si so akong naiwan so, kasi so nakita ko yung ano ng tatay ko biro mo hanggang gano hanggang gana ko ng barangay namin alayan yung mga squad sa kanya lumalapit tapos eto na dumating yung election nanalo siya kapitan siya pero 2 years lang tapos matay pero doon sa bedside wag ka nang tumuloy na Amerika. Tuloy mo yung sa ako. Alam mo Joby, wala akong kilala sa barangay namin. Tatay ko lang, may kilala. Tapos ang ganda ng trabaho ko sa Stantium. Assistant ako ni Shuntay. Nakapangako ako sa kanya. So nagpaalam ako kay Tito ko. Dito siya, sandali lang. Ito akong kapitan, babalik. Pero mo kalaban ko sa mga artista yan, tapos Roya. Tapos puro lawyer. Ako hindi ako kilala, sa amin. Eh alam mo ba Jubi, Nanalo ko Overbill sa tatay ko. Yung mga ginawa niya, Ako yung nag-harvest. Kore, kaya nga 101%. Wala akong gagawin trabaho kay Kante. So ayun ang nangyari, nanalo ko po. 8 days pa lang ako. Tanda ko. July 8. Pumunta na sa akin si Baby Cry. Bagong kapitan ako July 8. Bagtisimo pile. Tapos santa ako sa Baby. Pero ang experience sobra. Dahil naging 1978 nasa barangay operation ako ng Quezon City. We conduct seminar. Lahat ng tinuturo ng DILG. Kaya nung pumunta ko ng DILG, sabi ko sa kanila, yung mga matapos sa DILG, mga kasama ko. Eh, huwag nyo akong point dito o yung papandaran nyo dito. So, kasi MRRD kami na abogado na pinloading. Eh sabi ko BAC ako. Sabi ko gano'n, sige, huwag mo ako tao. Ayaw tatrabawin ko. Against corruption. O yan ang nangyari. Ito ako ngayon sa DILG. Kahit na walang office ko, tuloy pa rin. Good service. That's fine. Yeah. Tapos nakita mo ako. Walang nagrereklamo, Yusek, kasi makakarating nga sa iyo eh. Hindi kaya nga. Kayo daw po ay merong katapangan. Ayan. Sabi naman ni Daisaku Ikeda, ito ang sabi niya, ang katapangan ay ang lakas na nagpapakinang sa ating mga buhay. Ang tunay na katapangan at pakikipagsapalaran ay matatagpuan sa pagtuklas ng kahulugan ng buhay at pag-alam sa mga dahilan para sa iyong buhay. Kahit ang mas dakilang kagalakan at katuparan ay matatagpuan sa patuloy na pakikibaka upang makapagbigay ng kaligayahan sa iba. Alam mo, Yusek, sa ginagawa mo, ang daming lumiligaya. Hindi ka man nila binabayaran, pero yung serbisyo publiko mo,
Alam mo, Yusek, siguro nagulat ka, kakaibang usapin natin ngayon. alam mo, napakaganda, kamukanda, sa totoo lang, kaya lang ito, dahil doon sa inaapi, lalong Yung sila may matapang at ginagawa ko lang. Itinutuloy ko yun. Binigyan naman ako ng sekretary, agents, the police, yung sila may matapang at ginagawa ko lang, itinutuloy ko yun, papayag ng government official. Parang hindi ko alam kung ikaw nagmana o siya ang nagmana sa iyo, si Sir Rapi Tulfo. Hindi ko alam ha. Kasi sabi nga rito ni Aristotle, eto natutunan natin kay Aristotle, hindi mo magagawa ang anumang bagay sa mundong ito nang walang katapangan. Ito ang pinakamataas na kalidad ng kaisipan, kasunod ng dangal. Ibig sabihin, pinapatupad mo kasi ang isang bagay na sa tingin mo, kasi ano eh, nakakaintindi kayo ng batas. Kaya rin ni, alam mo, nasa sample ko lang si Sir Rafi Tulfo, na parang ano eh, pag alam nila yung mga legal matter, alam nila yung mga bagay na tama, talaga ginagawa nila. Eh kayo, Yusek, nag-college of law ba kayo? Kasi parang alam nyo yung mga batas na tinatakbo ng inyong mga programa. Hindi, nasanay kasi. Against crime and corruption. Ang almusal ko doon, dimandahan. Ang tanghalian ko, dimandahan. Ang hapunan ko, dimandahan. Hindi pa kami pinaglalaban namin sa korte. Kasi alam mo, hindi matapos ang isang krimen kung hanggang pulis ka lang. Kailangan to the point, hanggang makulong. Kung halimbawa, hanggang mabutay, doon mo masasabi, case closed. Pero kung halimbawa, hindi pa sarado ang kaso niya. So dito tayo nasanay. Okay. Kaya kapag kasi umpisa nila, magkatapos ipapasok para kasuhan yung mismong mga nagreklamo ng barangay official. Pati yung mga rate case, pasa nila sa amin nun. Kami naman sa bulletin corruption, ang nagbabantay. Kaso matagal na rin pala yung ano ninyo ginagawa. Yung collaboration namin, lahat ng magkakapatid mula kay Rapi, kay Erwin, tapos kay Ben. Lahat sila. Anyway, kasi nakadaupang palad ko lang sila noon, matagal na rin, yung ano, Huwarang Ina. Kasi naging awardee rin po ako ng Huwarang Ina. Although single mom ako, eh sabi ko naman, napaka-ina na ako. Nakita ko din yung butihing ina nila, na kahit paano matangkad din, no? Matangkad din yung nanay nila. Ako naman, deserving. Sa huwarang. Okay. Huwarang ang kalaban. Opo. So, congratulations. Ngayon, sabi naman ni Winston Churchill, ang katapangan ay ang pagdanas ng kabiguan.
matapos ang isang kabiguan na hindi mawawalan ng sigasig. Ibig sabihin, parang ako, alam mo, Yusek, hindi mo na itatanong. Biktima kami ng karumal-dumal na pangyayari sa aking kapatid. Kasi yung kapatid ko po, nagtatrabaho dati sa ombudsman. No? Siya, liaison officer yung kapatid ko. Ang problema, nung pauwi na siya, kasi sumasakay lang ng jeep, nung pauwi na siya, hindi niya ina-expect na makakasakay niya, hold-upper, na ang upuan, hiwa-hiwalay. Parang nung araw, uso na rin yung social distancing. Lalo na kapag hold-upper ka, hindi kayo nagdidikit-dikit eh. Layo-layo kayo. Di ba? So, lalo na hold-upper. Sa sahara, sa hold-upper. Ayun. Kaya nakita natin yung punto ng social distancing talaga, layo-layo. Ganon din yung hold-upper na nakapatay sa kapatid ko. Nung nagtatrabaho yung kapatid ko doon, hindi ko po ine-expect na uuwi siyang bangkay dahil lang sa kanyang pagmamalasakit sa isang babae na bumaba ng jeep na hinawakan yung puwet. Alam mo yon? Yung tipong binastos. Tapos, ang reaction ng kapatid ko, boss, huwag nyo namang ganyanin yung babae. Nakakaawa naman. Huwag tayo mambastos. Yun lang yung inumpisahan ng kaguluhan. Ngayon, hindi naman ini-expect siguro ng kapatid ko na marami silang magkasama, di ba? Marami silang magkasama. Ito ay ayon dun sa kwento ng driver ng jeep, no? Marami silang magkasama. So, wala pang nangyayaring nung pagdating nila sa UST, ewan ko lang, Yusek, kung alam niyo po yung UST, sa Dapitan UST. Paglapit daw nila doon, doon daw nag-ano ng hold up yung grupo. Na magkakasama pala yung layo-layo sa bawat kanto, magkakasama. At ang nagkataon, kasi yung kapatid ko ay 6'1", matangkad. Wow. Matangkad wow. Yung kapatid ko. Alas kasi laki ng kapatid ko. Siya po yung hindi nakalabas ng jeep. Kasi siya yung, 'di ba, siya yung umawat dun sa pambabastos dun sa babae. Siya yung hindi nakalabas lahat ng tao na yung iba lumabas sa bintana para nagpani. So, ang nangyari, siya yung pinukpok ng baril, pinagsasaksak. Parang ang nangyari yata, nakatanggap siya ng 16 na saksak sa kanyang buong katawan, plus yung ano pa. So, ibig sabihin, hindi ka nabubuhayin talaga. And that time, nakatira kami sa Manila. Sa Manila kami nakatira, Yusek, noon that time. So, nung nagmamakaawa na yung kapatid ko na bitawan na siya at uuwi na siya, kahit marami siyang tama, hindi pumayag yung mga hold-upper until such time na makitang wala na siyang hininga. Saka lang siya binitawan at nagpulasan na ng takbo. Alam mo, Yusek, ang isang natatandaan ng driver, isang lalaki na merong scar sa kaliwang muka. Plus, mga disente ang muka ng mga kasama, may attach case pa. So, alam mo kasama ng judo. Opo. Alam mo ba na hindi lang si Echagaraya na bitay? During the time ni Extra, pito ang nabitay. Lima doon sa pitong nabitay. Kaso namin. At tatlo sa nabitay. Okay. Tatlo sa nabitay ang pumatay kay Patrolman Lopez. Kasama niya yung girlfriend sa loob ng jeep. Hinold up sila nung tatlong hold-upper na yun. Okay. At sa kabutihan pala na huli. Itong tatlong hold-upper ay kasama sa mga nabitay. Kaya merong tatlong hold-upper na nabitay during the time ni President Estrada. Ito yung bitay niya, si Andal, si Leo Echeverria, tapos si Andal, yung Nerdal, yung Nerdal niya, sa Malolos.
Tapos yung tatlo na holdapper kamukha ng hold up sa kapatid. I hope sa kanila sila tatlo yung nabitay. Opo. Well, totoo po, pinagpasa Diyos na po namin yung kaso kasi po, nung time na ayan, medyo nagkakaproblema yung ano ko. Okay, narinig niyo na ako, Yusek? Okay na, malinaw okay na, malinaw na, malinaw. Okay. Ang akin lang po, nangyari yung sitwasyon na yon, nung time na yon. Teka, meron pumasok sa linya natin, si Ronald Pagsanhan. Ikat ko muna, Yusek, yung kwento ko, ha? Yeah, Ronald Pagsanhan. Ronald. Ha? Kilala niyo po? President. Oh, ako ang speaker nila. Nung time ng induction nung Philippine Inventor Society Association. Okay, Sir Ronald, baka pwedeng ilabas mo yung camera mo para maka-join ka. Ang hirap na yung kausap namin, walang camera. Hello Ronald. Hello. Ba't walang hindi nagsasalita? Sir Ronald, ayan, naging dalawa. Sir Ronald, salita ka? Bati ka muna. Okay, habang hindi pa pumapasok si Ronald, kasi mahina ang signal niya, nakita ko eh. Okay, Sir Dino, ang nangyari po nung time na yon, alam mo yung iniimbestigahan yung kaso ng kapatid ko para alamin yung mga salarin, ako pa yung hinihingaan ng panggasolina. Eh araw-araw pupuntahan. Tapos ang witness namin na jeepney driver, tatlo asawa. Tatlo yung pupuntahan. nakwento ko lang 'to. Anyway, wala na akong masabi. Ito po kasi naman ay patay. Okay. Okay. Sir Ronald, yung mic niyo po, nakasara. Nakasara yung mic ninyo. Kaya hindi kayo marinig. Ayan. Sir Ronald, nakasara unmute yung mic mo. Unmute. Hala. Yan. Yan, makakapasok na siya. Ang hina ng signal niya, Tapos, alam mo, Yusek, yung tipo ko nung time na yon, yung isang kahigsan tuka, saan ko naman kukunin yung panggasolina ng mga pulis na mag-iimbestiga sa kaso ng kapatid ko? Pasalamat kita. Hindi nila inabot si General Yasar. Dahil ngayon. Hindi nila inabot. Para aksyonan ng pulis. Opo. Ngayon ko lang nalaki pondo nila. Dito sa DILG. Hindi kailangan gumastos ng mga biktima. Opo. Pero Yusek, yun naman hindi ko rin alam. Basta nung sinabi kong, sir, pasensya na, hindi ko po kaya yung expenses ng investigasyon ninyo. Kasi marami yung lugar na sinasabi nilang pupuntahan nila hindi ko kaya. So, itinigil ko na yung kaso, yun na yung nangyari doon. Actually, isa sa People's Tonight ang tumulong din sa amin. Nagpapasalamat ako sa kanya. Si Calvento. Si Tony Calvento na lumauna. Yeah, yes. Kaya lang namatay siya. Parang namatay na rin yung kaso namin. So, siya lang yung nagdyaryo ng aming mga
sitwasyon. But anyway, okay na ako kasi Yusek, eh, sabi nga, move on. Yan. Lahat ng tao nagkakaranas ng mga problema. Pero yung death penalty ang ayaw po ako dyan dahil nga dun sa nangyari sa kapatid ko. Ang nakita ko sa sitwasyon, okay. Alam mo, ang nakita ko yung... Yes po, yes sir. Yan ang isa sa mga naging accomplishment naman ni President Duterte. Kung nung araw, natatakot tayo sumakay ng jeep dahil ng mga holdupper ay nandiyan. Takot tayo maglakad sa madidim sa iskinita. Takot tayo dun sa mga tambay na nandun sa mga kanto. Since the start ng Duterte administration, Itong mga kriminal na to, kaya kita mo, karamihan, bakit hindi nagreklamo pumila? Dahil alam nila na yung problema nila sa bahay nila. Yan ang totoo niyan. Kaya malamang yan, gumawa ng masama sa kapatid. Opo. Buti natandaan ko yung isa, nasabi niyo rin. Malinis na ang kalooban namin kasi kahit paano, tanggap na rin naman ng mother ko na nawala na yung kapatid ko. Yun yung Yusek, bodyguard ko pa naman nung araw. Yung kapatid ko. Siya yung bodyguard ko. Kasi dati po akong kumakanta sa iba't ibang mga youth lounge. Kasama ko po ang Jerry Matias. Yusek, kasama ko dati yung Jerry Matias and his orchestra. Kung matatandaan niyo po nung araw. Sa Eduardo's po, yan. At saka yung mga kinakantahan ko, Manila Hotel, yan, naging singer din po ako dyan. At iba pa. Anyway, naman ako umaman kasi ako na nga, sabi ko nga sa inyo, Yusek, nung panahon 300, masaya ka na, di ba? Napag-aada yung edad din, no? 300 pesos, maabutan ka lang ng isang kanta lang, 300, 200. Nung araw kasi malaki na yun, di ba, no, Yusek? Oo, malaki na yun, nakakakain ka na ng masarap. Anyway, Yusek, what I'm saying is, yung pagiging media ko po kasi ay hinugot ko sa nangyari din sa tunay na buhay ko. Ito lang yung tanging pagkakataon kasi na masabi mo naman yung mga nakikita mo, yung mga kasaysayan na nakikita mo sa paligid natin na huwag nating ipagwalang bahala. Ito yung pagkakataon na ipinagpapasalamat ko kasi nagkaroon po ako ng chance na maging bahagi ng media. Ang sabi nga po, Yusek, ni George Bernard Shaw, pagbabago. Ang ibang tao ay nakikita ang mga bagay tulad ng kung ano ito at sasabihin, bakit? Ako ay nangarap ng mga bagay na hindi pa kailanman nasilayan at sinabi ko, bakit hindi? Yan. Kaya nag-try ako. At ilan sa mga mentor ko ay nasa dating GMA, si Eli Cruz Carinoso Ramirez. Yan. Si Mr. Carinoso, isa yan sa mga mentor natin. Opo. At saka sila Lito Villarosa at marami pang iba. Anyway, Yusek, hindi ko kalimutan yung mga pinagdaanan nating hirap kasi nga, sabi nga, naku po, ayan. May tumatawag, Brother Robert, hindi ka makakakonek sa akin kasi po mawawala ako sa StreamYard. Si Sir Ronald Pagsanhang po ay walang signal. Ayan. Hindi po siya nakakabali. Alam mo, si Ronald. Yes. Naimbitahan nila ako, no? Kasi yung kanina, former president na si Sipon, yan yung naka-invento na. Alam mo, natutuwa ako, no? Yung inventor ng Pilipinas. Ito pala nga, katsamahan nila ng Invento Society. 1945 pa. Kaya lang nalulungkot ako, sinuportahan ng gobyerno ang ating mga invento. Yun ang tutumbukin ko sa iyo, Yusek. Alam mo ba sa ibang bansa? Opo. Ano, dinudukot pa? Kinikidnap ang mga inventor.
para yung invention niya ay malaganap sa bansa na yon. Isa diyan sa mga alam mo na inventor natin si Flores, alam mo ba yung fluorescent? Yung yes. ilaw na ang nag-invento niya Pilipino. Ang pangalan niya Flores. Kaya nga ang tawag niya Flores. Oo, tapos yung stoplight, red, white, at saka green. Pilipino nag-invento niya. Grabe, no? Pero nakikilala sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Sa ibang bansa. Anong nangyari? Hindi pinondohan ng gobyerno. Kaya dapat yung ating technology. Dapat yan, pinopondohan natin ang mga inventor na ito. Alam mo ba yung nakilala ko ito sa Ronald Pagsanghan? Ang daming mga inventor niya. Na sana mapapakilabanan sa Pilipinas. Nako, alam mo, Yusek, very much willing ako na bigyan nila ng chance dahil din sa'yo na ma-interview natin sila sa pamamagitan ng sarili nating pamamaraan para makaabot sa buong mundo ang kanilang pangangailangan. Kasi alam nyo, nararatingin ko kay President. Yan, nako, good news yan. Kahit hindi makapasok si Ronald, eh, nakikita niya. At naririnig niya na tayo ay... Hinihintay ko lang yung position paper nila. Opo. Talagang ipadadala ko yan. Pati yung department, I think, technology natin. It's high time to recognize the Filipino inventor society. Dahil ang daming mga nakisip niyan. Tama po. Pero Yusek, yes. Isama mo na rin yung intention ng World United Tribal Beneficiaries, Maharlika Beneficiaries Federation Incorporated. Dahil maganda yung kanilang layunin at yung pondo hindi lang galing sa gobyerno. Yan. Alam mo ba na anong nasa namin? Sa isang meeting namin, galing ako ng Ligaspin, di ba? Opo. Naging speaker ako para sa Kalahisid. There are 26 billion funded by the World Bank for three years. Opo. Ang isa sa mga beneficiaries, mga IPs. Yung indigenous people, at saka yung mga kasama ni Dato Alakdan, yung pamahagi ng lupa. Opo. Na dapat yung titulo sa kanila. Maganda yan. Tapo yan. At saka kay Princess Bae Liwanag. Ilalapit ko kung saan siya ang gumagawa ng titulo na papamigay. Nako, maganda yan sa mga indigenous people. Okay, Yusek, sabi nga ni Barack Obama, ito, tingnan natin. Ang sabi niya, ang pagbabago raw ay hindi darating kung maghihintay tayo ng ibang tao. O, sabi nga, ng ibang pagkakataon. Tayo ang matagal na nating hinihintay. Tayo ang pagbabago na ating hinahanap. Kaya, Yusek, ikaw daw yun ang pagbabago. Yeah. Kita mo? Sa pamamagitan ng iyong suhestyon, ibig sabihin, malaki ang maitutulong mo sa bayan. Kasi sa totoo lang, ang presidente po hindi natin masisisi yan. Kasi ang presidente ng Pilipinas ay napakaraming mga ginagawa, napakaraming mga sangay na inaaksyunan. Pero kung makakarating yan, lahat ng mga pangangailangan ng taong bayan sa pamamagitan mo, Yusek, eh mapapadali at magkakaroon ng saysay ang kanilang mga nais gawin, ang kanilang mga ipinaglalaban. Kailangan lang talaga, Yusek, tamang tao na nagpaparating sa presidente. Ang presidente po kasi nakikinig yan sa mga sasabihin ng mga taong nakakalapit sa kanya. Di ba?
Oo nga eh. Yung mga issue na yan. Kung hindi natin malasalamin niya ngayon, dahil pandemic. Ito ang medyo programa mo. Dahil ang presidente na kung hindi niyan. Definitely, kaya kung ano yung gusto natin sa kanya. Makakarating, alam mo nga, di ba sa Albay? Opo. Kumain kami doon sa yung bitsara. Opo. Di gobernador. Naalala ko yung kampanya. Tanda-tanda ko, alas 3 madaling araw. Andun ako, si Mayor Duterte. Si Bongo, si Senator Bongo, tapos si Susan Papa. Yung aking kaibigan na si Dante Menes. Alam mo, pinag-uusapan namin, pagka naging presidente siya, ilalaban namin yung OFW. Tapos yung department, na dapat yan, kamukitan na ng ating update. May sariling departamento na yung Sports Commission. Hindi lang si Heidi Lin sa garahe, ibig sabihin, kailangan talagang supporta sa ating mga update. Tapos napag-usapan din natin yung fisheries, aquatic resources. Panahon na para meron tayong department of agriculture. Pero tandaan niyo, ang laki ng shoreline. Ang 70% ng trabaho sa dagat. Opo. Kaya dapat meron tayong department of aquatic resources. At saka dapat meron tayong industriya ng barko. Tignan mo naman, isa tayo. Kaya dapat dyan ako concentrate ng gobyerno. Yes. Yusek, pagbate ang pinaabot na rin ni Robert De Lara, no? Isa yan sa mga kaagapay din natin. Okay, Yusek, sabi nga po, ito ha, sabi naman ni M. Scott Peck, ang katotohanan ay ang ating pinakahihintay na sandali ay malamang na mangyari dahil sa iyo yan. O, diba? Kapag tayo ay nakaramdam ng matinding pagkabalita, kalungkutan o kabiguan, ito tawag tayo kay Yusek Martin Dino. Huwag naman sana. Kasi Yusek, pag puro problema de, naman, de. Ha? Ako, gusto mo naman yung sumareto ko. Pagka ako nakakaramdam ng problema, okay. talagang yung mga mabibigat. Opo. Isipin ko lang, Yung paghihirap ng ating Panginoon. Yung siya ay nasa krus. Opo. Tapos, ang hirap na siya. Hiningi pa rin niya ng kapatawaran ng tao. So, yun ang nakakapag-apisa akin pagka may problema. Grabing sikreto yan, ha? Gagayahin ka namin. At sabi nga, dahil sa ganitong sandali lamang, na itinulak ng ating paghihirap at pagkabigo na tayo ay mapipilitang lumabas sa ating mga lungga at simula ng paghahanap sa iba't ibang mga paraan at mga tamang kasagutan. Kaya Yusek, ikaw talaga ang sagot ng mga taong matagal nang nagsusumikap na ma-reach ang mga tamang tao ay mukhang ikaw lang yung isinilang para magpahatid ng tamang balita sa ating presidente. Alam mo, minsan Yusek, no? Alam naman natin lahat ng presidente ng Pilipinas, may mga kanya-kanyang accomplishment yan. Pero yung accomplishment ng mga taong nagpapahatid ng balita, isa ka doon. Isa ka doon sa magbibigay ng katuparan ng kanilang pangarap. At salamat din Yusek sa pagbibigay ng opportunity sa aking programa. Bagamat, alam mo, ang kinalulungkot ko lang Yusek, wala akong pondo, tapos wala ka rin pondo, eh kaya tayo magkasundo. Hindi mo napapansin? Kailangan magkaroon na tayo ng mga sponsor. Para ako yung mga kaibigan, yung mga barangay. Kung gusto nyo, ako yung mga sponsor dito. Every Saturday, please.
ngayon na matumulong tapos yung mga kaibigan natin, para malaman ninyo kung sino yung kapitan. Tapos malalaman ninyo din kung proyekto nila, diba? Oh, meron tayong barangay dito. Maraming salamat. At utang na loob ko yan sa PSBR, Pinoy Stream Versatile Radio, at kay MJ De Guzman. Yan yung kaagapay ko na. Ganito. Wala rin pondo. Gawa ka na ng request. Kaya sa PCSO at sa PAGCOR. Ipirmahan ko. Ganon? Niya tuloy ako. Request tayo. Sige, Yusek. Try natin. Nalagay mo dun yung poncho natin. Barangayan. Success project ng ating bansa. Tapos ano yung mga project. Tapos, grabe, Yusek, malalaman ng buong mundo yung plano mo. Hindi, ito naman yung para maparating natin yung plano ng mga best na ginagawa ng bansa natin. So yun, gawa kayo ng concept. Pagkatapos, ibigan ko naman si Domingo ng Pagcor. At alam ko naman si GM Garma. Nako, maraming salamat, Yusek. Baka maraming istasyon yan ang makiusap sa akin. Sabi naman ni Jose Pardo, dadako tayo dun sa kahusayan, di ba? Kahusayan, yun yung nakikita ng mga tao, ang kukulit nila, Juvie, please naman, sabi mo kay Yusek. Sabi ko, baka naman isipin ng mga tao niyan, magkaano kami ni Yusek, daupang palad, eh, hindi pa nga kami nagkakatabi. Hindi, joke lang daw yun, sabi nila. Di inano ko, sinangga ko, sabi ko, alam niyo si Yusek, yan ang taong hindi mo madidikitan, kasi ang daming kasama niyan, mga kasama niya sa opisina, kasama rin niya sa kanyang pakikibaka. Ibig sabihin, Yusek, marami kang kasama na pati yung mga kasama mo na dadamay sa pagiging workaholic mo. Kasi lagi kang nagtatrabaho na hindi mo inaalintana yung pagod mo. Kaya sabi ko, hindi ba napapagod itong mga kasama ni Yusek? Yun ang sinasabi ko. Hiwalay kami. Ang ating trabaho ay dapat na maging ating obra maestra o pinakamahusay na gawa kung saan ibinubuhos natin ang lahat ng ating makakaya upang matiyak ang kahusayan at tagumpay. At sa tingin ko, Yusek, tagumpay tayo dahil nagiging asset tayo ng mga taong nangangailangan ng tulong. Ang importante sa bayang ito, huwag tayong maging pabigat sa gobyerno. Maging asset tayo at huwag tayo puro liability. Pero hindi naman natin kinokondena ang mga liability dahil alam natin, hindi lang nila alam kung paano ang paraan o tamang diskarte para sila ay mabuhay na maging asset na rin ng gobyerno. O diba, Yusek? Maraming salamat, Yusek! At syempre, parting words ka muna. Tayo siguro, JB, legacy na lang ito na lang yung magiging alay next generation. Kamukha nung alay sa atin. Para magkaroon tayo ng kasarili, magkaroon ng kalayaan. Ngayon naman tayo may gera laban sa droga, gera laban sa korupsyon. Kaya kung ano yung magagawa natin own little way para naghahanap natin ang darating na henerasyon. Sana huwag nilang sabitin yung diyan natin ngayon. Nakatakot ako ng mga problema natin sa droga. Tapos yung sa kalamidad at COVID-19. Kaya, again, very happy to have you as a friend. Tapos may programa tayo na nararataon sa tao.
Ito ay ito ay natin. Merong magandang kadikasan ang ating mga next generation. Merong peace and order, drug free, corruption free. At saka siyempre ang mamahiwalas na so sa inyo lahat, salamat. Itong inyong undersecretary Martin Dino for bringing up the engineering. Social distancing. Just follow the government. Protect our family. Stay home kesa naman tayo ay nasa ICU ng ospital. Maraming salamat po. Yusek, thank you so much and God bless us all. Thank you. Wow, ang bilis ng oras. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig dito sa ating programa sa My Voice ng PSBR. Ako pa rin po si Juvie de Guzman, ang inyong kaagapay sa ngalan ni MJ de Guzman. Maraming salamat po and I love you all. Bye! Sa umaga pagising, agad nakatuli ang radyo ko sa istasyon mo. Awiting papuri, request na love song mo. Pambungad sa umaga'y balitang totoo. Pinoy Stream V Radio ang paborito ko. Sinisigaw ang lahi ko sa buong mundo. Ikaw Pinoy susi sa pagbabago. Pinoy Stream. You're listening to Pinoy Stream, the best music station for Filipinos across the globe.